Lumagda sa isang investment agreement ang dalawang media giants na ABS-CBN at TV5. Pero ang naturang deal na is ipasilip ni Representative Rodante Marcoleta sa Philippine Competition Commission. Mahigpit nilang pinapantayan ang naturang negosasyon. Si Daniel Manalasta sa sentro ng balita. Para umanong driver na tinanggalan ang lisensya na nakakapagmaneho pa rin. Ganyan nilarawan ni Sagi Party's Representative Rodante Marcoleta ang media corporation na ABS-CBN. Ano po ba ang ibig sabihin ng laid on the table, Mr. Chair? Para sir na, ano na siya, kill. Matatanda ang taong 2020 nang pinatay ng Kongreso ang prangkisa ng ABS-CBN dahil umano sa ilang nakitang paglabag. Pero ngayong 2022, isang kasunduan naman ang pinasok nila kasama naman ang TV5 Network. Isang investment agreement ang inanunsyo ngayon ng dalawang kumpanya na papayagan ng ABS-CBN na makapag-acquire ng 6.4 million primary common shares sa TV5. Sabi ni Marcoleta, dapat masilip din ito ng Philippine Competition Commission o PCC kung mayroon posibleng paglabag. Kung ang driver, pinapatawan natin ng ganun, magpapayagan mo siya mag-drive ng ibang ano, ng ibang vehicle o makisakay sa ibang vehicle para makapaghanap po isa. There's something wrong in here. Kasi kung hindi ka na nabigyan ng prangkisa, hindi na ni-radio ang prangkisa mo, nangangulugod lamang na maraming kang violations. Ang ibig ba sabihin, ipipikit na lang ng mga mata natin at hindi nila titignan kung itong paglabag na ito ay may pasiyan o hindi. Dapat sana tingnan naman yun para magkaroon ng closure. Sabi naman ng National Telecommunications Commission, binabantayan na nila ang negosasyon sa pagitan ng TV5 at ABS-CBN. Kailangan daw itong busisiin dahil umano sa ilang paglabag ng ABS-CBN noong nakaraang pagdinig ng kanilang prangkisa sa kamera. Pero hindi pa masabi ng NTC kung may paglabag sa deal. Kailangan po natin makita mo ng dokumento. But ang sasabi ko po sa inyo, during the 18th Congress po, lumabas po na may mga violations nga po itong si ABS-CBN. Right. Opo. Di po ba kaya nga po yung kanilang franchise ay hindi po na rin. Hinihingan pa ng PTV News na reaksyon ng ABS-CBN sa nais ni Congressman Marcoleta, pero wala pa silang tugon. Sabi naman ni ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak, ang partnership ay patuloy nilang strategiya para sa kanilang hangarin na makapag-reach sa mas marami pang audience. Daniel Manalastas para sa Bayan.